What's up mga kalapatids? Andito na naman B-Boy Love TV. So nagpapatali lang ako saglit sa kapatid ko. So may i-update ko lang kayo sa mga ano natin, ibon natin mga kalapatids. So nag-pair na nga pala ako. Pero yung pinag-pair ko lang is yung ano, yung si Tisoy at saka si ano, pabebe, yung binigay ni Sir M.M. Love na ano, isang pares na breeder. So, andito ako ngayon sa harap ng kapitbahay namin mga kalapatids dahil yung love ko sa taas is inaano, pinapainom yung mga ibon ko sa taas. Ayun, no? So pinapainom niya sa taas yung mga ibon kaya na yung mga warriors ko kaya nandiyan siya sa taas. Baba mo pa Win. Yung ano, tubig. Sabang muna. Yan. So tara mga kalapatid, so ay na yung buhok ko. Paikita ko na sa inyo yung mga ibon nating pinagpares na. So ito si Tisoy mga kalapatid, so yan. Last tama mga kalapatids. Ayan, si Tisoy. Tapos si Pabebe. So, si Tisoy mga kalapatids, tsaka si Pabebe pinag-pair ko na. So, wait lang mga kalapatids. Iaano ko lang yung camera natin. Ipo-front ko lang. 1 minute 37 seconds later. So, ayan mga kalapatids. Ito na si Tisoy. Tsaka si Pabebe. So, yan nga yung binigay ni Sir M.M. Love sa atin na breeder. Yan o. Yung grizzle na puti. Yan o. Grizzle. Tapos, may egg na pala sila. Yan. Dre, kunin mo si Pabebe, Dre. Para makita nila yung itlog. So ito mga kalapatids, tatanggalin natin si Pabebe para makita nyo yung itlog. Ayan. So may egg sila. Dalawa. So si Pabebe, oh. Ayan. So, condition na kasi sila mga kalapatids, kaya pinag-pair na sila ng kuya ko. So maganda na yung katawan nila. At the same time, handang-handa na tong white grizzle sa ano pairing. Yan o. So yung ano na yan, itlog na yan is sisingsingan daw ng kuya ko ng pang winter ata o south. Di ko sure kung anong ring ilalagay niya dyan mga kalapatids dahil ano kung na ano nyo sa mga vlogs ko, yung kuya ko ngayon tumutulong sa akin mag-alaga ng kalapate. So, siya na yung magsisingsing niya mga yan. So, bibili siya ng singsing sa club namin para yung ibon, yung egg na to is ano, mailalaro namin. Yan. So, napakatapang ni Tisoy mga kalapatids. So, tinan nyo. Aray. Yan, nakikita nyo yung ano, daliri ko inaaway niya mga kalapatids. Yan, yan. So, yan na. Yan na. Maglilimlim na ulit si Pabebe. Si Tisoy is napakatapang. Yan. Hindi ko lang alam kung 10 days na to o 9 dahil ano siya. Sige, ikaw. Hindi ko nasubaybayan yung itlog nila. Akala ko nag kumaano lang sila na umaano sa itlogan dahil yung hen na to is nung pag-pair pa lang nila laging nasa ano na itlogan. Kaya hindi ko nasubaybayan yung itlog na to. Hindi ko lang alam kung ilang days na to. Pero titingnan din natin kung fertile ba o hindi yan mga kalapatids. So sana subaybayan nyo yung video natin para malaman nyo kung fertile ba yung itlog ni Pabebe at saka ni Tisoy.
So dito naman tayo kay Black Mamba, mga kalapatids. Yan. So si Black Mamba is nagmumult o naglulugon. So iba na yung kapares niya. Yan o. Yan. So si yung dalawa nga palang binigay ni Sir Rice and Slot na dinala ni ano Idol Alan Barcon ng Alarcon Love is di pa natin pinagpipirma kalapatids dahil sabi nga ni Idol Alan Barcon is galing, kakagaling nga lang yan sa pairing. Yan o. Kaya hindi pa pinagsasama. So kinukondisyon pa namin siya. So sabi ng kuya ko baka sa mga susunod pa na buwan siya i-prepare. Pag-prepare. Yan. Tapos ito si Dabis. Yan. So nagmumult din yan. Nagmumult din yan mga kalapatids. Kaya ano, andyan lang sila, walang itlog. Tapos yung ano niya, air niya, ayan. Tatanggalin ko na yan dahil pang ilang clutch na nga nila na ano, yung itlog nila. So, ang mga na-breed ngayon is si Tisoy at si Pabebe, na si Black Mamba, tapos yung bago niyang Pares. So, nawala yung Pares nga niya nung tinos ng kuya ko. So, nawala kaya. Iba na yung Pares niyan. Pero pagpapahingahin ko rin yan si ano, Black Mamba. Yan. Pagpapahingahin din natin yan. Nagmumult na siya. Kunin mo, Dre, para pakita natin yung molting. Yung molting mga kalapatids is ang tawag sa Pilipino ay lugon. Ayan o, kung makikita nyo, kung mapapansin nyo mga kalapatids sa liig niya is may mga bagong tubo na ano, balahibo. So kalbo yung ulo ngayon ni Black Mamba, tapos yung pakpak niya is parang bunot. Buksan mo, Dre. Parang binunutan, yan o. May dalawa siyang bago. Yan. Tapos itong apat na sira niya. Ako bala. Ayan, yung apat na sira niya is mapapalitan na rin yan. So yung mga luma niya is mapapalitan na lahat. So lagi na hawakan to si Black Mamba eh. Kaya pagtapos ng lugon niya o ngayong naglulugon siya is hindi na natin siya hahawakan para kuminis-kinis yung mga balahibo niya. So yan o, may dalawa siyang bago. Bago na to mga kalapatids, yung andyan yung apat na lang yung natitira. So ito nga yung ulo nyo. Yan. So ganyan yung ibon pag nagmumult o naglulugon. So akanin natin siya. May itlog nga rin siya mga kalapatids. Bago nga pala siya magmult is nag-itlog na nga siya. So kunin mo, Dre. Yan. So, kung mapapansin nyo, mga kalapatids, ito yung egg ni Black Mamba. So, kung mapapansin nyo, yung ibang egg is may sulat na si. Itong itlog na yun, oh. Yung C is, yung sa checkered ko nga na si Dabis. Yan. Ititigil ko na kasi siya sa pag, ano, mga kalapatids, pag-breed. Para hindi na, ano, maayos naman na yung katawan niya. Para umayos yung katawan niya. So, itong itlog nga ni The Beast is, ano, yung may letter C na yan. Is, pinapapisa ko na lang dahil gusto nga rin i mag-alaga ng kuya ko ng, ano, lahi ni The Beast. So, kukunin niya daw yan. So, pinapapisa ko kay Black Mamba tsaka dito sa bagong pair niya. So, ito yung egg ni Black Mamba tsaka ni, ano, ni Blue Bar. So, hindi ko pa napapangalanan yan. So, itong egg ni, ano, The Beast, pinapapisa ko lang para makuha ng kuya ko yan. Hindi ko lang alam kung
paano to, kung anong mangyayari dito mga kalapatids, kung paano yung ano mangyayari sa kanila pag nagsipisaan na. So ibabalik na natin para malimliman na nila dahil maulan nga na araw ngayon. Yan o, maulan. So basa-basa yung ano natin, lugar natin ngayon. So hindi pa ako nakakapaglinis. Maglilinis tayo sa ano, baka kinabukasan maglilinis. Yan. So etong si Tisoy. Yan. Ready na siya eh, kaya pinir na siya ng kuya ko. Yan. So sana dalawa yung mapisa dito kay ano. Sana dalawa mapisa dito kay Tisoy at saka kay Pabebe para yung itlog na yan is ilalaro natin. Sobrang tapang ni Tisoy. Inaano yung daliri ko yan. Inaano yung daliri ng tropa yan mga kalapatids. Sobrang tapang. So sana magmana rin yung mga aray kuray. Sana magmana rin yung mga inakay nila sa tatay na to, da si Tisoy. Dahil big cock nga to. Yan. So si Pabebe naglilimlim. Hopefully mapisa na to at ano, hopefully rin na may update ko kayo sa inakay neto para makita nyo yung mga inakay ni ano, Pabebe tsaka ni Tisoy. So wait lang mga kalapatids dahil ano, parang nai, ano, nagilid yung isa. Ano yung mga isang itlog, Dre? So parang nahiwalay ni Pabebe yung isang itlog. Oops, lumalaban si Tisoy. Ano mo, Dre? Gitna mo. Yan. Balik mo si Pabebe, Dre. Si Tisoy, huwag ka makulit. Yan. So umupo na ulit si Pabebe. So sa mga susunod na vlogs natin mga kalapatids, i-update ko kayo sa inakay ni Pabebe tsaka ni Tisoy para ano, makita nyo kung makakawi ba yung mga lahi ni Tisoy tsaka ni Pabebe. Yan. So naglilimlim na. Yan o, sobrang tapang. Pwedeng-pwedeng pang street fight to si Tisoy mga kalapatids. Kaso nga lang, breeder ko siya. Dahil hindi nga sa atin, ano, nag-routing o butcher. Yan o. Sobrang tapang sa daliri ng tropa natin, o. Yan. So, pag napisa na yan mga kalapatids, i-update ko kayo. So, titingnan din natin sa susunod na vlog na to mga kalapatids. I-upload ko yung itlog ni Tisoy at saka ni Pabebe kung fertile ba o hindi. So, ito yung binigay nga ni Sir Rice and Sloth. Yan o, sobrang tapang din mga kalapatids. Sobrang tatapang na may mga bloodline na binigay sa akin. Yan. Tingnan mo yung kamay niya mga kalapatids. Tingnan, Dre. Kamay mo. Yan o, namula. So, napakatapang kasi ng mga ibon natin dito ngayon. So, ayun lang yung update natin sa mga breeder natin ngayon mga kalapatids. So, si ano nga, si Tisoy at saka si Pabebe nga lang yung nakabreed ngayon na breeder talaga natin. Tapos si Black Mamba, tapos yung Paris niya. So, si ano nga lang, yung binigay nga lang ni Sir Isaac Slope na breeder, hindi pa napipere yan. Tapos tatanggalin nga din natin yung ano, Paris ni Davis para makapagpahinga siya sa pairing o sa breeding para yung katawan niya is umayos, ay, ano, gumanda ng todo para yung katawan nila is fully built. Tapos ito rin si ano, si Black Mamba, tatanggalin din natin yan. Pinalimlim nga lang natin yung itlog ni ano, The Beast. Dahil gusto nga mag-alaga ng kuya ko.
nag-request siya na siya magsisingsing nung itlog ni The Beast. Eh, ito namang hen natin is hindi na naglimlim, kaya ano, iniwanan na rin ni The Beast yung itlog niya. Pero dahil ano nga tayo, tinignan nga natin yung itlog natin, kinuha na yung itlog ni The Beast, nilagay ko dito. So, yun lang yung, that's it for today mga kalapatids, yun lang yung update natin sa mga ibon natin at sa mga breeder. So si, ano nga pala din, si, ano ba to? Kagiwa is, ano, may inakay din, kakabalik nga lang ng pares niya, tas nag-itlog agad. So mga 8 days, nag-itlog. So isa lang napisa sa, ano, kagiwa natin. Pero yung kuya ko rin yung magsisingsing yan, kahit isa lang din daw, sabi niya. Siya magsisingsing nun para yung lahi ni Kagiwa is meron din siya, para kung sakasaling magsasabay siya sa amin, isasabay niya rin yung lahi ng mga ibon ko na nasa kanya. So, sana patuloy pa rin kayong sumuporta sa akin mga kalapatids, kahit na pahinto-hinto tayo sa pagbablog. So, sana patuloy pa rin kayong manood ng videos at vlogs ko. So, yun lang ngayong araw natin mga kalapatids, dahil maulan dito sa amin ngayon. Kaya, wala masyadong ganap dito. Yung puro load. So, pero patuloy ko pa rin kayong patuloy pa rin ako magbibideo para sa inyo mga kalapatids. Oo, papakainin ko na. So, yun lang mga kalapatids, magpapakain na ako. So, punta na tayo sa mga pa-shoutout natin. So, yun nga lang, in-update ko nga lang kayo sa mga ibon natin na na-breed na natin si Tisoy at saka si Pabebe. So, yung kuya ko nga yung mag sisingsing nun para may panglaro kami ng ewan ko lang kung derby ba yon, hindi ko sure derby, pero yon, siya yung magsisingsing nun. Hopefully dalawa yung mapisa dun para may dalawa na tayong panlaro para sure na may pang malayuan tayo, dahil di ko lang alam kung makakadulo si Estapa eh, tsaka si Mark Gordon, pero tinetesting natin sila eh, para mayroon tayong pang malayuan din na unknown line. Kahit unknown line lang si Estapa is maka pang malayuan din tayo. Unknown line siya dahil si Kagiwa, tapos yung nanay niya na yung Blue Bar, asawa ni Kagiwa, is unknown line din. Kaya unknown line lang din si Estapa. Pati si Mark Gordon. Yan. Kaya nagsusubok ako ng mga unknown line, dahil ayun nga yung mga ibon ko eh, na nauna. Nung hindi pa ako nabibigyan ng ibon. Hindi pa ako nagigift burden ng mga breeder. So, online lang lahat ng ibong ko. Yan. Kaya, si Estapa is online lang. Pero, may mga, na rin ako sa taas ng loft ko. May mga bloodline na rin yung iba dun. So, yung iba pinagbibigay din ng mga ibang fancier na mababait. So, yun lang yung video natin ngayong araw para sa sa channel ko, dahil nai-stop nga tayo ng pagbibideo. So sana magtuloy-tuloy na ulit tong video natin para hindi na tayo para magkikita-kita na ulit tayo sa channel ko mga kalapatids. Sana magpatuloy na to, tsaka sana magtuloy-tuloy na. So maraming salamat sa walang awang suporta nyo sa akin. So yun mga kalapatids, maraming salamat sa inyo lahat.
So, kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, huwag mong kalilimutang pakipindot ang subscribe button at i-hit mo na ang notification bell para updated ka lang sa videos at vlogs ko. So, yun lang mga kalapatids. Ingat, salamat, happy flying. God bless you all.